Alright, so Idol, another scenario, another problem naman tayo. This time, let's talk about find the new subnet mask, number of host given. Okay, so ibang angle ng mga scenario ng subnetting. Okay, so sabi, we're gonna find the new subnet mask at ang binibigay sa atin is yung number ng host ang given. Okay, so same concept lang to ng subnetting on a different angle. Kumbaga, consider this as a bonus video. Kumbaga, parang ganun. So let's take for example, di ba? Meron tayong 195.50.65.0/24. Kailangan doon natin maghanap ng new subnet mask na mag-accommodate for 20 hosts per subnet. Okay? Nagigets mo? So, meron akong simple rules. Placing your hands forward, count from 2 using your fingers doubling itself. So, same doon sa nauna natin, di ba? So, ganun din. Iharap mo sa'yo, that's 2, tapos 2, 4, 8, 16, hanggang ma-accommodate mo yung number of hosts naman dito. This time naman, number of hosts ang hinahanap natin hanggang ma-accommodate yon. Tapos, bibilangin mo yung number ng daliri mo. So, yung new subnet mask na hinahanap mo is 32 minus number of bits or fingers used. Okay? So, simple lang. So, dito, 20 hosts yung kailangan natin. So, 2, 4, 8, 16, 32, 5 na daliri yung nagamit mo to accommodate the 20 hosts na hinahanap. Okay, so mangyayari, new subnet mask, 32 minus 5 equals 27. Okay, so yung subnet mask is 195.50.65.0/27. So it can accommodate 20 hosts per subnet. Ngayon, ano-ano yung mga subnets na yun? Kasi may mga tanong na ganun. Ano na yung mga subnets na yun? Okay, so minsan kailangan nating ibigay kasi may mga follow-up questions, kumbaga. Okay, so what are those subnets? Okay, so given nahanap na natin yung tamang subnets subnet mask, ngayon naman kailangan nating hanapin kung ano-ano yung mga subnets na yun. So gamit yung finger subnetting technique pa rin natin. So sa slash 27, ang long format niya is 255.255.255.224. So bakit nung naging 224? Kasi yung tatlong 255 mo, 24 na ones na yun, di ba? Then 25, 26, 27, bibilang ka sa finger mo from left. So yung pang 27 man na finger or na ones, papatak siya sa 224. Ang increment na is 32, gaya ng pinag-usapan natin. Right? Ngayon, sulat mo yung base network mo, which is 195.50.65.0, and then plus ka ng 32 sa last octet, kasi nandun yung changes mo. Diba? So, 0, 32, 64, 96, dun sa last octet, diba? Kasi plus 32 ka. And then para makuha mo naman yung broadcast address, sabi nga natin doon sa mga naunang video, ang broadcast address mo is minus 1 lang nung sinundan na network. Diba? So yung first broadcast address mo, maminusan mo itong .32 ng 1, so .31. Okay, nagigets mo? And then yung isang 65.64, ang broadcast address niyan, siyempre, 65.63, yung sumunod pala, sorry. And then yung sumunod, plus ka lang or minus ka lang ng 1 uli doon sa next network para makuha mo yung broadcast address nung sinundan. So, ganun lang, di ba? Yun yung nakikita natin. So, ito yung network addresses and then ito naman yung broadcast addresses each subnet. Okay? So, ngayon, may mga tanong din. Ano-ano yung valid host range na yun? Ano-ano yung mga IP na nandun? First valid host, last valid host, o kaya naman saan nabibilang tong IP na to? So, para malaman mo yun, kailangan mo ring malaman or kailangan mo ring makuha yung mga valid host range. So, ito naman sila. Diba? So, plus 1 ka sa network address and then minus 1 ka sa broadcast address. Yun na yung pinakamadali. Kasi in between sila ng network address and broadcast address. Kasi nga, hindi mo pwedeng gamitin yung network address and broadcast address as IP or valid. Hindi siya valid na IP eh. Ganun. So, yung first subnet natin, meron siyang mga valid host range na .1 hanggang .30. So, yung pangalawa, .33 hanggang .62. And then, pangatlo, .65 hanggang .94. And then, yung pangapat, .97 hanggang .126, etc. Okay? So, we're good. Ganun natin hinahanap, diba? So, this time kasi, diba nung sa naunang formula, ang hinahanap natin, bits to accommodate the number of networks required. Dito naman, bits to accommodate the number of hosts required. And then, 32 minus the number of bits na nagamit. Kasi host eh, host portion. So, ima-minus mo siya sa 32. Di ba? Nagigets mo, idol. So, ito yung pinakasimpleng formula. So, yan. Susundan mo lang. Ganyan yung mangyayari. Okay, so we're good. Meron pa tayong mga ibang samples niyan. Same scenario at ibang given on the following videos. Okay, alright. So, I hope this helps. See you on the next video.